kicker than your opponent. There he is. Pistanis. And down goes Buteleji, and he's badly hurt in the first round. I don't even think he's going to make the count for Mani. It looks like it's over. He doesn't want to fight. Give him Buteleji. Reigning IBO World Flyweight Champion, undefeated prospect ng Sanman Boxing Promotions at binansagang Doberman ng Jensan, muling lalabas ng ating bansa para sa kanyang bagong yugtong tatahakin. Wait, this is no match ang Indonesian, no match. No match. And the dog's biting. Matapos makipagkasundo ng Sanman Boxing Promotion ng co-promotional deal fight sa isa sa mga biggest boxing promoters sa Japan at nagkampanya ng mga laban ni Naoya Inoue na Ohashi Promotions, ay muling mabibigyan ng pagkakataon si Dave Apolinario na lumaban sa ibang bansa at ipamalas naman ng kanyang angking husay sa harap ng mga Hapon. Gaganapin ang debut battle ni Dave Apolinario sa Japan ngayong darating na August 30, 2023 sa Korako Ain Hall, Tokyo, Japan. Kakaharapin ni Dave Mark Sereno Apolinario, ang kapwa niya contender at world rated rank number 9 sa WBA World Flyweight title na si Brian Musinos Reynoso. Bagamat walang nabanggit na titulong paglalabanan sa sagupaang ito, ay ayon sa chief executive ng Sanman Boxing Promotion na si JC Manangkil, ay magiging magandang experience o pangpatibay ito para kay Dave Apolinario bago sumabak sa isang world title fight. Dahil si Brian Musinos pa lang ang unang makakalaban ni Dave Apolinario na Mexican fighter. At kilala itong si Brian Musinos bilang isang matigas na Mexicano na hindi pa napapatulog sa ibabaw ng lona sa kanyang buong professional boxing career. Ayon din kay IBO World Flyweight Champ Dave Apolinario, ang next target ng kanilang kampo ay ang ngayon kampyong may hawak ng WBA World Flyweight title na si Artem Dalakian na dating tumalo sa isa nating kababayang nakabase sa Estados Unidos na si Brian The Hawaiian Punch Viloria. And still undefeated, Artem Dalakian! Nakuha ni Dave Apolinario ang kanyang unang titulo at nooy bakante ang IBO World Flyweight title nang talunin niya ang Aprikanong boksidor na si Gideon Buteleji by a first round knockout na ginanap sa bansang Aprika. Kika, then your opponent. There he is, Pistanis. And down goes Buteleji, and he's badly hurt in the first round. I don't even think he's going to make the count for Mani. It looks like it's over. He doesn't want to fight. Gideon Buteleji's been knocked out in the first round of this IBO Flyweight World Title. Unbelievable stuff here in his life. I love you, Philippines. Ngunit may pag-asa nga bang maisama sa listahan ng mga pinatulog sa ibabaw ng lona ng tubong Jensan at knockout artist ng Sanman Boxing Gym ang matigas na Mexicanong si Brian Musinos? Kung titignan sa numerong tinala o sa kanyang ring record ay may baon ding itong Mexicano sa kanyang pagdayo sa Japan. Si Brian Alfredo Musinos Reynoso ay may edad na ngayong 26 years old. May 163 rounds ng pakikipagbakbakan at 28 professional bouts. May pro record na 23 wins, 5 defeats, 6 victories by way of knockout o may 26.9 knockout percentage. Habang ang ating kababayan ay may outstanding record na 18 wins, 13 of those victories coming by way of knockout o may 72.22 knockout percentage. Isang southpaw fighter na may 5 feet 5 inches na height at 65 reach ng mga kamay. Si Brian Musinos Reynoso na ngayon palang mapapalaban sa labas ng kanyang bansang Mexico at unang pagsagupa sa ating Pinoy boxer. Siya na ba ang dudungis sa malinis na kartada ng ating kababayan? At kung kakayanin niya bang tumagal sa binansagang Doberman ng Jensan sa ibabaw ng lona?
Ating panoodin ang naging huling dalawang laban na nagpakilala bilang isa sa may matigas na panga sa flyweight division. Taong 2022 nang kalabanin ni Brian Musinos ang kapwa niya Mexicano na si Gohan Rodriguez para sa isang 8-rounder non-title bout na ginanap mismo sa kanilang bansang Mexico. Natalo man siya sa laban na ito by a unanimous decision ay makikita na talagang may katigasan ng panga at hindi din basta-basta nayayanig sa mga power punches itong si Brian Musinos. Para que te miento, no tengo idea, pero la verdad es que es un apodo poco típico entre los boxeadores, Gabriel. Y ahora ya, en la corta, el jab de Musinos es como temeroso, ¿no te das cuenta, mi Gabriel? Como que no se atreve no, a lanzarse no se atreve en su totalidad. Y ahora lo conectaba bien Gohan y pasa bien. Y hoy está clasificado en Mosca en el Consejo Mundial de Boxeo. Este es, lo ponían mal con un gancho, se lo repite en el gancho. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Ahí está, a la derecha y qué bonito, así el movimiento. No lo suficiente. Uno, y mira. Una pelea inteligente, ¿sabes? ¿Sí? Yo lo que noto es de mira, que... Mira, nada más muy bien arriba y había muy bien abajo Musinos. Ahora, ay, conecta ay, bien a Gohan, ¿eh? Se enciende Gohan. El jab es cuando puedes más demarcarlo. Y no lo demarcó Gohan, ¿eh? No, creo que puede ser uno de los cubanitos cambiados. Cinco que restan. Terminó el asalto, terminó la pelea. Sa kaparehas na taon, taong 2022, buwan naman ng Nobyembre nang muli siyang mapalaban sa isa pa niyang kababayan at veterano na sa larangan na si Hector Omar Soriano na mabilis niya lang tinalo by a third round technical knockout. Sa inyong palagay mga boy, may pag-asa ba itong bagong makakalaban ni Dave Apolinario na tumagal sa ibabaw ng lona? O knockout victory ang unang paglapag ng Doberman sa bansa ng mga Hapon?